Hello guys, ngayon ay may gagawin tayo soldering iron na 12 volts to 24 volts AC DC. So pwede siya sa AC, pwede siya sa DC. So guys, yung kanyang binili kong handle, ito yung kanyang tip. Hakko T12-JL02. Ayan. Made in Japan. So umpisa na natin. So guys, ito yung binili ko sa online na mga 80 pesos. So maiksi lang yung kanyang ano, yung kanyang pinaka holder. Itong T12 is mahaba, so tanggan yung tip, manipis, maganda. Wala siyang kaalog-alog. Buksan natin dito. Yan siya, yan. Wala siyang kagalaw-galaw. Sakto lang yung kanyang ito, yung kanyang nakaumbok na ito. So umpisa na natin, matesting. Ito, may naka-ready na ako ditong ito. Wire. So yun ang natin dito. Ipitin natin. Ang original ng hako na workstation is napakamahal, 1,000. At yung kanyang yung patungan nito, pag pinatong mo na doon sa kanyang lalagyan tong soldering iron, automatic siya na titigil yung kanyang ano, power para dito. So pag inangat mo uli siya, hindi siya umiinit. Pero napakamahal. So dito na lang tayo sa ano, improvise.
nalimutan ako ikabit. Tingin natin siya ng tube. Para hindi uminit yung hawakan. Ayan. Guys, tapos bagyan natin ng tube, spaghetti tube. Natin ang cable tie. Hindi siya marugot. Kunan natin ang reading. Makakita tayo sa resistance mode. Ayan, 9.1 ohms lang. Ito ay pumasok. Ito natin ang manipis. Ng manipis. Yun. Okay, check uli natin, baka natanggal. Okay, good. Nagpapak-tweet. Okay.
gamitin natin. 12, 24. So sa AC muna tayo. AC. Yan. So ayan, 12 volts AC. Yan. So ano mas yung polarity? Kunin muna natin ang temperature. Malamig pa naman yan. Set tayo sa dito sa temperature. Okay, yan. Simulan natin. Magdikit. Natin. Ayun, no. 131 degrees 136 143 146 bilis. So doon lang siya 240. Titingnan natin kung makaka tunaw na siya ng LED. Ayun guys, oh. Ang bilis, oh. Testingin na natin dito sa circuit. Oh guys. Galing. Makapal na hinang yan, oh. Di ba? Tapos ito eh, oh. Sa saksaka ng AC 220, so makapal yung hinang niya dapat. Ayun, oh. So
susukatin natin na uli ang boltahe. Easy. So may nag-drop siya ng 2 volts. Ngayon na 12 volts siya ngayon. Ngayon 10 volts na lang. Check natin yung current na kinakain niya. So, ano ba tayo? Ayan. Us. .001 ampere, so 100 milliampere. So set tayo sa 24 guys ha. Ito guys, 24.3 volts tayo. Temperature check ulit tayo. Ayan, medyo lumamig na siya. So 60 degrees na lang siya. Supplyan natin ngayon. Seconds lang. Ganda guys, di ba? So sa DC naman tayo. Yan guys, nakasit ako sa 24. Pero ang DC nya, output nya is 31.6 volts. So, masyadong mataas.
So gamit tayo nitong DC-DC converter. Hanggang 36 volts naman ang input nito eh. So ito kasi guys, kung ang input mo dito 12, pag in-adjust mo yung kanyang voltahe, kung ano yung maximum input mo, hindi na maximum output mo. So kung supplyan mo siya ng 36 volts DC, ang output mo is 36 volts DC din makukuha mo. Pwede mo siyang ibaba hanggang 1.2 volts. Ganon din sa 12 volts. Pwede mo siyang ibaba hanggang 1.2. So, tingnan natin na. So, ito ang voltahe natin is ito meron tayo natin 31.6. Ang gandaan ito kasi meron siyang pwede mo siyang i-off. Kung hindi mo siya ginagamit, pwede mong i-off. Meron siyang output na 5 volts. Check natin dito. So, yun. 5 volts. 5 volts. Adjust natin ito ngayon. So, check natin yung oops. Ayan. So, pwede mo siyang patayin. Hindi mo siya ginagamit to. So, muli natin. Tingnan natin yung input natin voltahe. Yun. 31.1. Yun ang ating input. So, dun tayo sa output. Ayan, 5. Gagawin natin siya ngayon 24. Ayan, adjust natin. Ayan. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yeah, 0.1. Sakto natin ng 24 volts. Yan, 0.2 lang yan. Yan yan. So, meron siya ditong 24.2. Test natin. Okay, 0.4 dito. Oops, sorry. Yan. So, off muna natin. Off. On uli natin. Okay, yun yung supply voltage, yun yung output. Yan, okay. So, kaya lang.
So ayan guys, 24. So ito naman eh, wala naman tong heater, wala naman siya talagang polarity. So kahit magkabaligtad siya ng kabit. So meron tayo 24 volts DC. Oops, mali yung tanggal ko. Ito pala. Ayan. Lang natin para hindi magdikit. Oops. Tangay. And guys, nag-drop siya ng 2 volts. Yun oh. So kung gagawin natin tong 12 volts ito, ayun, meron siyang yun ang output niya. Yun, tugma sila ng output 10.8. Natin ang input. Yung kanyang input. 10.7 yung kanyang input voltage, 12.3. output 10.7. so adjust natin siya, gawin natin siya 12. So, hindi na kaya, hanggang 12 lang talaga siya. So 12 na yung ano niya. Tignan natin. Ayun oh. So gumitan ngayon natin siya ng baterya. Tayo natin ito. So wala naman siyang polarity. Patin na muna natin to kung may charge. Ayun, 12.4. Sukatin natin yung kanyang temperature. Palamigin muna natin ang konti. So ito guys, kabit natin ito sa 12 volts battery, 4 ampere hour.
complete. Kita natin. Yan. Guys. You know. So ang advantage nitong gantong klaseng panghinang, kung yung may service-an or nag-brown out, gamit lang kayo ng battery. Ayun o, 300-400 degrees. Ayun natin nga. Ayun o. So kung kayo eh nagre-repair, bigla kayong inabutan ng brown out, meron kayong gantong panghinang at may battery kayo, tuloy-tuloy ang trabaho nyo. Lalo na kung ginagawa nyo eh na device, eh di baterya din. So matitest mo rin hanggang sa dumating yung grid supply, makakatapos kayo ng trabaho. So ito, tingnan natin itong kuryente, nakasaksak to eh. Tingnan natin. So hindi pa siya. Yun. Tingnan natin ang kanyang temperature. Ayun, oh, halos parehas lang sila, oh. 460 or 70. Ayun, oh. 190. 500. Oh guys, nag-brown out, makakapagtrabaho ka pa din. So ito gagamitin ko kasi pwede ko siyang i-off. Mabilis naman siyang uminit eh, seconds lang. Kaya na niyang lumusaw ng tingga. So ito yung gagamitin ko. DC-DC, step up, step down. So guys, sana nagustuhan nyo. I-like na lang, comment, share, at syempre subscribe na rin po. Ayos.